Ito na yung blue claw crabs, ang tawag nila dito. Ayan siya, oh. Ayan. Ayan, niluto lang namin ng 20 minuto. Ayan. Normal lang na luto, walang maraming etchiboreche. Ayan yung sawsawa natin, suka at saka bawang and paminta, guys. Daming crabs dito. Hello everyone, welcome sa channel namin, Kitchen Pinoy. Ayan guys, nanguhuli kami ngayon ng alimasag or blue cloak crabs ang tawag nila dito. Marami ito dito sa amin. Super dami, pero mayroong size limit ito. 4.5 inches ang minimum na pwede mong kunin. At isang bushel ang maximum na limit dito sa isang araw. Nasa 10 dosena yun. Marami na yun. Mahigpit sila dito, kaya iniingatan namin na huwag kumuha ng mga maliliit. Malaki ang multa niya dito. Nasa $50 ang multa ng isang undersized na alimango or blue claw crabs. Yan guys. Ito yung ano, ito yung crab trap. Ayan, ito yung crab trap. Ayan, oh, manok yung bait niya. Ilalagay mo dun yung ano, may lagayan siya dyan. Gustong-gusto nila yung siya 5 inches siya. Mas gusto nila yung maraming taba. Ito nga pala mga guys, yung horseshoe crabs ang nahuli natin dito. Malaki ito, ipinagbabawal ito na kuhanin. Yan. Pero sa parte ng Asia, inuulam yan. Pero dito sa Amerika guys, bawal kuhanin yan. Ayan, oh, ang laki oh. Bawal ngang hawakan yan eh. Yan. Horseshoe crabs ang tawag dyan, kaya balik agad yan. Ayan. Ayan, may bago na naman na maliit. Kailangan ibalik natin yan. Sundin natin yung mga batas dito sa Amerika, mga guys. Malaki ang multa niyan. Try natin itong susunod na crab trap natin kung meron. Yan. Low tide pa lang siya ngayon. Pataas pa lang yung tubig. Kaya hindi pa masyadong marami ang nakukuha. Ayan. So guys, ayan, maliit. Nasa 4 inches lang siya. 4.5 ang inuulit ko. 4.5 ang pwedeng kunin. Ayan, try na naman natin ito. Ito. Mukhang malaki ito. Tingnan natin. Kunin natin yung pangsukat para sigurado. Ayan, yung pangsukat natin. Ayan. Yan. Lumalaban pa. Magaling manipit ang mga yan. Kaya yung gamit naming pangipit, yung tong. Tong yan. Para ano, iwas kagat. Ayan, ang laki niya, no? Oo. Mga ano siya, sa 5 inches siyang mahigit. Ang sukat niyan, 5 inches siya. Yan. Malalaman sila ngayon. Pero may mga iba, mga payat, pero karamihan malalaman sila. Yan. Zero.
siguro dito, hindi mo pa nababa. No. Oh, sige, tapay lang, tapay na yan. Ito yung secret spot namin, mga guys. Wala nakakalam dito. Malapit lang yan sa dagat. Medyo, pataas pa lang yung tubig. Kaya mas marami pang nahuhuli pag mataas na yung tubig. Let me cook it first. He's eating that one tonight. Let me cook that first. Oh, there's one. Yeah. Very small. Very close, but then naipit siya. Oh, that's a jumbo one. Down. Oh, buti na lang. Size, tignan natin yung size. Oh, size. Ay. Okay. No. Yeah, this is actually more than 5 inches already, so... Ah, sige, ikaw mong tadulo na. Ayan. Baka mo... No, dyan sa may paligpik niya. Ayan. Oh, yeah. So, oh. That's... siya, ayan. Okay. That's 5.5 inches siya. Wow. That's good. Pero kaya nakapag-mold na siya. Malambot. Oh, walang lamang. Pero almost 5, 4 and 3/4. So, ayan o. Kamumold lang niya. Soft shell. Four and three port. Then it's a mail. That's again. So yun guys, 7:30 na ng gabi dito at may araw pa. Hanggang 9 o'clock ang araw dito guys. Ito yung crab trap namin, apat lang. At ito yung nakuha natin. Oh. So ang size limit dito, 4.5 inches. Ito, malalaki itong manakuha natin. Usually, ang pinakamaliit na nakuha namin, 4 and 3/4. Then, pinakamalaki, 6 inches. Ayan, yung nakuha natin. Oh.
Yan, luluto na yan. Uwi na kami, nagugutom na kami. Dalawang oras at kalahati lang kaming nagpunta rito na nag-crabs. Nag-relax lang, then bonus yung crabs.